Magandang araw guys, welcome back sa aking YouTube channel. Pero kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification icon. Huwag mo rin kalimutan mag-like at mag-comment sa baba. Alang gagawin natin guys ay isang wireless microphone. Ayan. Sabi po na may-ari, sira po yung ayan yung saksakan niya, lubog na. Tanggal na po yung saksakan niya. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan muna natin dito. Titingnan natin yung koneksyon niya sa loob. Kasi kung makikita mo dito sa labas ay ano na, wala na dito yung saksakan o yung micro USB. Tanggal na. So ang gagawin natin ay bubuksan natin ito. Pero bago natin buksan ay shout out po muna sa lahat ng mga subscriber ko at sa mga bagong subscriber at sa lahat po na viewers. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking YouTube channel. So ngayon, buksan na po natin. Ayan guys, may battery siya. Tanggalin muna natin yung battery niya. Chargeable battery. So, lagay natin ay ayan yung mic niya, maliit na mic. Ayan. Tatanggalin natin ito. Ayan guys, tatanggalan natin yung cover niya. Ayan, tanggalan mo natin siya. Ayan, tanggalan natin guys. Ngayon yung kinakabitan ng micro USB. Yan, kung nakakita nyo yan guys. Kasi pag ano dito guys, pag nagja-charge kayo, kailangan daan-daan lang. Masyadong malambot or madali masira siya pag nag-charge kayo dito ng USB. Madali siyang masira. So ang gagawin natin, ilalagay natin to. Ayan guys, yung micro USB charger. Lalagyan na natin siya. Tanggal siya. Yan guys, hinangin natin siya. Ayan yung micro USB. Yung kinalalagyan ng micro USB. Dito natanggal yung micro USB. Ayan, nakita nyo guys. Ay mayroon pa naman siyang pwedeng kabitan. So, ang gagawin natin guys ay ikakabit na natin yung natanggal na micro USB.
Ang paghinang nito guys ay kailangan sa gilid muna, huwag muna tirahin or huwag muna hinahin yung pin niya, kasi pag hinahin mo yung pin niya masyadong baka mamaya magdikit-dikit, mas maganda yung dito muna sa kabila ng ground. Ayan, hinahin mo muna dito saka dito sa kabila, tapos pag nakadikit na siya saka muna siya hinahin, saka hinahin mo yung pin. Tapos kailangan guys, pag naghinang kayo ay tatanggalin nyo na. O di kayo kung may flux, pwede na rin yung flux. O yan, diba guys, madali lang siyang hinangin. So ang gagawin natin ngayon ay finish siya, kadikit na siya. Doon guys sa previous video ko, imbis na ganito yung ano ko, yung ginawa, dahil sira-sira na rin yung charger pin, sira na rin yung kabitan niya, ang ginawa ko ay kinamitan ko na lang siyang micro USB cord. Ganito na lang guys, pwede nyo rin gawin to. Yan. Yung positive negative pwede nyo rin gawin yan. Ito yung alternate, yung gustong gumawa ng DIY. Yan. Yan. Kabit nyo lang dyan sa positive negative. Positive negative ng pin yan, pwede nyo nang pan-charge at pwede nang gamitin ulit. Pag talagang sirang-sira na tong sirang-sira na tong kakabitan ng charger pin or micro USB, sirang-sira na, o di kaya sira na yung micro USB, pwede nyong gawin to. Ayan, alternate pa. So ayan guys, titestingin na natin siya. Ayan, nahiling na natin. Ayan, pag nakikita nyo siya, inibalik na natin siya sa dati. So ang gagawin natin guys ay titestingin na natin siya kung gumagana na nga ba. Lagyan na natin itong tawag dito, battery. Kailangan pag naglalagay kayo ito guys, kailangan yung positive ay sa positive at yung negative ay sa negative para hindi masunog yung mga piece. Ayun, umilaw na. Ayan guys, umilaw na siya. May pula na. Ayan yung light indicator na ibig sabihin ay nag-charge na. So ibabalik na natin siya sa dati. Kailangan pag nagtatanggal ka na yun ito guys, micro USB, lalo na pag naka-ano siya, kung gusto nyong i-charge dito dahan-dahan lang kasi madali siya masira, ibabalik na natin siya sa dati. Ayan guys, ibabalik na natin siya sa dati. Ito yung ayan, ito siya nakalagay. Ibabalik na natin siya. Oh, yun na siya. Tapos yung dalawang sliding switch handle. Ayan guys, naibalik na natin yung mga pindutan niya. So titestingin natin kung hindi siya nagkaroon ng problema nung ibinalik natin. Titingnan muna natin siya. Saksak muna natin ito para sigurado tayo hindi na pabalik-balik pa. Charge muna natin. Ayan guys, may ilaw na siya. Kung nakikita nyo yung light indicator niya umiilaw, ibig sabihin hindi naman siya nagka-problema nung ibinalik natin, okay na siya. So ang gagawin natin ay babalik na natin yung protection niya, itong screen. Ayan guys, subukan na natin siyang i-on kung gumagana na nga ba siya. Ayan guys, subukan na natin siyang i-power on kung okay na nga ba siya. Ayan. Ito yung power niya. The Bluetooth device is ready to pair.
Yan, okay na siya guys. Ayan, may ilaw na. Meron na siyang indicator. So, ang gagawin natin ay subukan natin siyang patugtugin. Ayan guys, okay na siya. Ayan. Tumutugtog na. Maraming salamat sa inyo guys. Ayan guys, okay na siya. Sana po ay nagkakaroon kayo ng konting idea tungkol dito sa pag-ilang ng micro USB. Yung pagka dahil siya ay natanggal, hindi natin siya. Ayan, sana nagkaroon po kayo ng idea.